Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay. Taong 1990, sa lugar ng Samar. Kwento ito ng isang sakristan na itago na lang natin sa pangalang Gabo. Itong taon na ito, kasagsagan ng pagiging sakristan Gabo sa isang simbahan na hindi na lang natin bibigyan ng pangalan. Si Gabo ay nag-aaral pa lamang noon sa sekundarya at nagpasyang pumasok sa simbahan upang magsilbi sa ating ama. Maaga palaging nagigising si Gabo tuwing Linggo para ihanda ang mga kagamitan na ginagamit sa misa. Kasama niya si Padre Noel sa liblib ng simbahan na iyon dahil ninais niyang dito manuluyan sa kadahilanan hindi na siya inaasikaso ng kanyang mga magulang. Usap-usapan din sa kanilang lugar ang pamilyang bagong dayo sa kanilang baryo na tila'y hindi ito kumakausap ng kahit na sino sa kanila. Isang gabi ng Sabado noon, nang matapos na silang kumain ni Padre Noel, "Gabo, pagtapos mong malinisan ang simbahan, ihanda mo na ang kagamitan para sa misa natin bukas." Sambit naman ni Padre Noel. "Opo, Padre Noel, ako na po ang bahala magsara at magpatay ng mga kandila." Sagot naman nito ni Gabo. Dumiretso si Padre Noel sa bahay dasalan upang magpasalamat sa mga biyaya at magdasal ng mataimtim bago ito matulog. Habang naglilinis si Gabo ay tila naramdaman niya ang isang kalampag sa bubong ng simbahan. At tila isa itong mabigat na bagay na bumagsak mula sa taas. Nangakmang lalabas si Gabo sa simbahan para silipin kung ano iyon, ay bigla naman nagwika ang pari na, "Gabo, huwag kang lumabas. Hindi mo ba narinig ang ingay na nanggaling sa taas? Indikasyon ito na mayroong nakatingin sa atin mula sa labas ng simbahan." Pagsigaw ni Padre Noel kay Gabo, "Pero gusto ko pong makita kung ano yun o baka may nambato sa ating simbahan." Paglalahad ni Gabo. Nang marinig iyon ni Padre Noel ay agad nitong iniutos na patayin ang lahat ng kandilang nakabukas. Nakita din ni Gabo na may hawak ito sa kanyang dibdib habang naguusal ito ng mga kataga na tila iniihip sa hangin. Sa tagpong iyon, muling nakarinig ng kaluskos itong si Gabo na tila tumatakbo ang tinig na iyon papalayo sa simbahan. Ilang minuto pang nagdaan at nagwika si Padre Noel na tapos na at pwede na niyang ipagpatuloy ang pag-aayos ng simbahan para isara ang mga siwang nito. Linggo na noon at alas 6 iyon ng umaga. Maaga namang nagising si Gabo. Habang pupungas-pungas pa ito ng mata, nakita niya naman si Padre Noel na nakaluhod sa harap ng altar. Tila ba nagbibigkas ito ng mga salita na nakita niya na, "Padre Noel, ayos lang po ba kayo?" Patanong na wika ni Gabo. "Oo, maghanda ka dahil ramdam kong hindi matatapos ang mga susunod na araw. May mangyayari na hindi maganda." Sambit naman ni Padre Noel habang nakatitig sa altar. Nang matapos ang misa noong araw na iyon, sabay silang kumain ni Padre Noel. Tila ba nag-iisip pa rin itong si Gabo kung ano ang ibig sabihin ng pari nang sabihin niya ang mga katagang maghanda. Hindi naman nagatubili si Gabo na magtanong, "Padre, ano po iyong ibig ninyong sabihin na sinabi ninyo sa akin kanina?" Patanong na wika ni Gabo. Wala naman siyang nakuhang sagot sa pari, kundi isang ngisi lamang ito habang nagsasabing maghanda lamang siya. Nang matapos iyon, agad na isipan ni Gabo na umuwi sa kanila upang magbigay ng danyo sa kanyang mga kapatid para ba may magamit din ito sa kanilang pang-araw-araw. Habang pabalik noon sa simbahan si Gabo, nadaanan niya ang isang kubo na tila ba
gutay-gutay ang bubong nito. Tanging isang lalaki at babae lamang ang nakamasid sa kanya habang naglalakad siya. Nagwika naman ang mga ito ng gabo, gabo. Hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang iyong pananampalataya sa iyong pinagsisilbihan? Nang marinig naman iyon ni Gabo, ay agad siyang lumapit sa dalawa upang magsabi ng, "Wala akong pinagsisisihan at naniniwala ako sa mga wika ni Ama." Namoy naman ni Gabo na tila ang baho ng dalawang tao na nasa harapan niya, na tila parang isang buwan na itong walang ligo. Paalis na noon si Gabo habang nagsabi ang dalawa na, "Gabo, mag-iingat kayo ng iyong una paro. Dahil mamayang gabi, hindi niya na ulit magagawa ang tumawa pa." Hindi na iyong pinansin ni Gabo at patuloy na siyang naglakad patungo sa kanilang simbahan. Magagabi na iyon at tila ba nagtataka si Gabo dahil imbis ipasara ni Padre Noel, ang simbahan ay nagwika ito ng, "Gabo, ilabas mo yung pinatago ko sa iyong bag noon sa atik ng simbahan." Nang marinig ito ni Gabo, agad naman itong nagtungo sa atik upang kunin iyon. At nang mailapag na niya sa harapan ng pari ay laking gulat niya nang ilabas nito ang mahabang buntot ng pagi. Meron din doong langis na may orasyon at libreta na kulay pula, kung saan ay wala namang nakikita si Gabo na nakasulat sa iyon. Nagulat naman si Gabo nang magwika ang pari na, "Gabo, mamayang alas 8 ay huwag kang lalabas ng simbahan. Panatilihin mong nakasarado ang lahat ng pinto at maging ang mga bintana habang ako ay nasa harap ng simbahan." Wala naman ibang naisagot si Gabo kundi ang tumango at tila ba ito ay sumasang-ayon sa utos ng pari. Mag-aalas 8 na iyon nang biglang lumuhod ang pari at nag-usal ito ng salita sa hangin. Doon nakita ni Gabo ang hawak ng pari sa kanyang dibdib, kung saan nakita niya itong isang medalyon ng San Benito. Ibinigay ng pari kay Gabo ang buntot pagi, kung saan nagsabi ito ng, "Pag dumating na ang kalaban, hawakan mong maigyan, at pag nagtangka na lumapit sa iyo, ay hambalusin mo gamit-gamit iyan." Paglalahad ng pari kay Gabo. Dumating na nga ang oras na hinihintay nila. Noong una ay mayroon mga baboy ramo na umaangil at may isang aso na napakalaki, na kung tatantyahin ni Gabo ay halos doble ang laki nito sa isang normal na aso. Nagulat naman si Gabo sa kanyang nakita dahil bago sa mata niya ang mga iyon. Maya-maya pa ay dumating na ang lalaki na nakausap niya, kasama ang iba pa nitong mga kaanak na mistulang na uulol na. Nanlilisik naman ang mga mata nitong humarap sa kanila at nagwika ng, "Ngayon nyo ipakita sa akin na hindi ko kayo kayang utasin sa loob ng simbahang inyong sinasamba. Higit sa kaalaman nyo, nandito kami para mamuno sa baryong ito." Pagkarinig naman ng pare sa sinabi ng lalaki, ay agad itong nag-usal ng napakalakas, kung saan iniihip niya ito sa mga baboy ram na papalapit na sa kanila. Bigla naman umangil ng napakalakas ang mga ito sa kadahilan ng damang-dama nila ang pinsala na nakuha nila sa pamamagitan ng pag-uusal ng pare. Yung ibang nasa parteng bubunga naman ay hindi nagkatubili na atakihin si Gabo. "Gabo, iwas-iwas mo ang buntot ng pagi sa kanila. Huwag mong hayaan na dumikit sila sa iyo." Pasigaw na wika ng pari. Agad namang ginawa ni Gabo iyon
at napansin niya noon na nang matamaan ang isa ay naguusok ang balat nito at nagsimulang nagmistulang parang binuhusan ito ng isang asido. Maya-maya pa ay galit na sumugod ang lalaki sa pari. Nang hindi napansin ng pari ay tinamaan ito sa kanyang bandang kanang braso. Yan ba ang pinagmamalaki ng pari sa baryong ito? Mahinang nilalang. Ngayon, ipakita mo ang kakayahan mo sa akin. Wika ng nag-aangil na lalaki. Agad namang nag-usal ng pangtigal po ang pari at ibinato ito sa lalaki. Na agad naman ay hindi na makagalaw sa kinatatayuan niya. Ngayon aswang, may gusto ka pa bang sabihin bago ko itarak sa dibdib mo ang punyal na hawak ko? Patanong na wika ng pari. Umisi lamang ito at dumura sa kinatatayuan niya at nagwika ng, "Patayin mo na lang ako. Hindi ako hihingi ng awa sa iyo." Walang ano-ano eh. Agad naman itinarak ni Padre Noel ang punyal na gawa sa tanso na ibinabad sa langis ng napakatagal na panahon. Ngayon aswang, lasapin mo ang ginawa mong kalapastanganan na gambalain ang bahay ng ama. Wika ng pari abang ibinabao ng punyal. Unti-unti naman nawalan ito ng buhay at ang iba pa nitong kasama ay tila ba umatras na at kinuha ang bangkay ng kanilang kasama. Mabilis din itong nawala sa harapan nila Padre Noel at Kabo. Kinaumagahan naman ay parang walang nangyari at hindi na muling nakita ni Gabo ang bahay ng lalaki sa kanilang baryo. Ang sabi-sabi sa kanila ay lumipat itong muli sa di malaman na kadahilanan. Ngayon may edad na si Gabo. Umalis din siya sa paglilingkod sa simbahan at bumuo ng sariling pamilya. Si Padre Noel naman ay lumisa na din sa kanilang baryo. Habang nagwiwika ito ng wala nang gagambala muli sa kanila. At ngayon ay patuloy na dala ni Noel ang kwento ng minsang subukan lusubin ng aswang ang kanilang simbahan. Okay, so ayun. Ang komento ko rito kay Padre Noel, no? Ang galing lang din kasi tingnan nyo, pari siya pero may lihim siyang karunungan. Although yung medalyo ng San Benito naman is pwede naman talaga kahit kanino. Pero yung meron pang lana ron, no? Na tas may punyal ibinaba dun sa lana ng napakatagal. Siguro nung kabataan na ito ni Padre Noel, talagang kahit papano nag-aaral ito sa pagiging isang anting hero. Pero yun nga, alam naman natin na pag ikaw ay pari na, limitado na yung kaalaman mo at iba na rin yung paniniwala mo. Pero ang anting hero kasi masabi natin na kanan yan. Eh. So ayun lang, kay Gabo naman, minabuti niyang bumuo ng sariling pamilya, no? Although okay din naman, tama naman. Kasi pag tumanda nga naman siya, wala siyang ibang makakasama, diba? Yun lang, medyo bitin lang. Pero feeling ko, itong si Padre Noel marami tong kwento eh, na sana siya mismo yung nagpadala, no? Kasi lumipat na naman siya ng simbahan. So, yun muna. Sa pag meron ulit akong naayos na na kwento na pinadala ng sender, babasahin ko agad sa inyo. Sa ngayon, ito muna. Hanggang susunod. Maraming salamat.